Chloe, isang maganda, 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 magandang Tuesday afternoon, mga kapamilya. Kasama niyo na nga po, nag-iisang besh ng bayan. Ako po si Jai Ho at welcome sa isa na namang episode ng Hotspot LAVE Live na Live. For today's episode, makakakwentuhan natin ang isa sa mga pinakamatagal ko na talagang kaibigan sa industriya. At pag sinabing kaibigan, hindi man kami everyday nag-uusap, hindi man kami araw-araw nagkikita at nagkakasama, pero isa siya sa mga artista na talaga namang kapag kaibigan ka niya, tutulungan ka niya sa kung ano ang kailangan mo para sa ikakabuti mo. Let's welcome the very beautiful and sexy Jeff Gaitan! Hi! Hi! Hello mga kapamilya! Hi Jeff! It's nice to see you dito sa programa ko sa Hotspot Live. Parang first time sa dami na nang na-interview ko na makakausap kita ng ganito na talagang para lang tayong magchichikahan FaceTime. Totoo! And excited rin ako nung nalaman ko ato. Sabi ko, finally! Finally, hindi ko na rin ako sa show ni Jai. So, thank you so much. Yes, Jeff, eto na. Sa mga hindi po nakakaalam, kami po ni Jeff Gaitan mula nung kahit nasa kabilang channel pa siya dati, bago pa siya maging kapamilya, magkakaibigan at magkakakilala na po kami niyan. Kamusta si Jeff? How are you? Eto, ganun pa din. Ganun pa din. Wala pa rin pinagbago. Yun pa din ako. Ano ko noon? Yun pa din. And then, survive. Pandemic. Correct. I'm happy ha. Nakita ko sa mga post mo sa social media that this past election, parang you're doing hosting na din talaga. Napapanood ko yung mga stories mo na nag-host ka din talaga. And sabi ko, grabe no, ang saya. Yung mga dati mo pa rin kakilala hanggang ngayon, nandyan pa rin talaga doing what they love. That's true. That's true. Tsaka yun yung isa sa mga bagay na ano eh, parang nung bata ka, hindi mo ina-expect na yun yung gagawin mo. So, it became a passion. Yung passion pala, it develops. It's not something na pag bata ka, na-figure out mo na ito. So, eventually, na-develop ko yung hosting, na-develop ko yung performing sa public, and I fell in love with it. Sobrang na-in-love ako sa crowd, any kind of audience. Alam mo yung the challenge to making them happy, to entertaining them, and also to pleasing those who got you for hosting. Ang sarap nung klase ng trabaho na yun. And I'm sure you get that too, kasi you're also hosting your show. Totoo, totoo. Ang sarap lang na hindi ka napapagod, na inilook forward mo lagi yung mga audience mo. Kasi diba, different audiences, different venues, tapos lagi kang may nakukuhang learnings coming from sa mga nakakakwentuhan. That's one thing I really love about with this job that I have, yung ginagawa natin, diba? Pero ito Mars, maiba ko. Isa sa pinaka nakakapagpatuwa ng puso ko nung nabasa ko that you're gonna be part of Hot Spot ngayon na ikaw ang makakatsikahan ko. Pag-usapan natin ang The Broken Marriage Vow. Oh my God! Oo. Oh, man. Anong masasabi mo na ang mga kapamilya ay talagang hook na hook sa kwento ng The Broken Marriage Vow? Oh my goodness, everywhere I go, grabe yung intensity ng pagka-in love nila sa bawat episode, sa bawat character na Broken Marriage. So, and to be honest ako, nung bago ko pumasok dyan, nung nireview ko yung mga script, yung storyline, nung pinanood ko where we originated from, sobra ako na in love and I was so excited for the Filipinos na mapanood nila yun. And nung nakikita ko yung reaction nila ngayon, parang nisip ko sa sarili ko, it was what I was expecting kasi ganun talaga ka-intense at kaganda yung story ng Broken Marriage. And I'm sure nanonood ka nun. Sobrang grabe yun. Totoo. Nung sinabi sa'yo that you're gonna be part of this teleserye, what was your first ever reaction na Jeff, we're getting you to be part of the Broken Marriage now? Siyempre, composed ako. Sabi ko, talaga? Wow. Pero pag tumaba ako na po, oh my gosh! Ganon. Grabe! Tapos na-excite na ako all throughout from the taping, na matapos yung taping, and then nung i-era na siya, and then being with ako. Mm-hmm. Totoo. Ngayon gusto ko malaman sa mga nanonood sa atin na hindi pa nakakakilala sa character mo, sino ba si Bunny? Si Bunny, nag-start siya as an intern ni Doc Jill, nung nasa atak pa si Doc Jill.
Tapos, since naging close siya kay Doc Jill and naging isa siya sa mga trusted person ni Doc Jill, dinala na rin siya dun sa new clinic when Doc Jill was 2.0. dinala ako as, you know, as a doctor na assistant doctor ni Doc Jill. But more on the office side, admin side. Ang galing, no? Isa siguro sa formula, or correct me if I'm wrong, if that was not the right term, di ba? Pero ako, siguro sa formula kung bakit minamahal at kinakapitan ng tao is because nakikita ng mga manonood yung growth din ng bawat mga characters. Imagine from Bunny as an intern of Doc Jill, now as a doctor na assistant din siya. So nakikita din nila na the character is also moving din. Oh, diba? Yes. Lalo na with our story, kasi we had like a sort of a season 1 and season 2. Right. Para sa atin, we know yung transition namin. So, makikita mo yung growth nila, yung changes nila, and yung transition nila from previous situations to scenarios. Grabe. Siyempre, ang nakaka-eksena mo madala si Doc Jill, Jody Santa Maria, diba? How was the experience working with Mama Jodes? Alam mo, si Ate Jodes, kasama ko na rin siya sa Ang Sayo Ay Akin eh, diba? Pero mas lesser yung eksena ko sa kanya kasi I was more with Ate Eve, Isa Calzado. But then, behind the scenes, before the taping, during the taping, Ate Jodes, ano eh, parang pag nakita mo siya, she's a real role model. Sa galaw, sa mga, sa pag, the way niya mag-aral ng trabaho niya, ng script niya, pag nag-in character siya, big love from Ate Jodie na, di ba, soft lang kasi magsalita ni Ate Jodie na, hi, how are you? Dara, chika-chika. Tapos, biglang magiging tough yung character niya. Pag sinabing take, biglang magiging iba yung itsura niya, biglang in character agad siya. So, ang tingin ko kay Ate Jodie, para siyang radiant. She's always radiant. During the scene, before the scene, pag wala kaming eksena, pag standby mode, she's radiant. Grabe. Ako talaga masasabi ko na tama yung sinasabi kasi nagkaroon ako ng chance na makatrabaho din ang nag-iisang Jodie Santa Maria for Pangako Sa'yo the Remake. Siya naman si Amor Powers. Diba? At ako ang best friend ni Claudia Benavista na si Angelica Panganiban. Pero anyway, kung bibigyan si Jeff Gaitan ng pagkakataon na makipag-switch ng role sa serye, kaninong role ang gusto mong i-portray? Oh my goodness, so makikipag-switch ako ng role. Siguro, gusto kong i-try yung, ano, kung saan ba? Galaxy. Kasi bawat role kasi, diba, iba-iba yung challenges nila. So siguro, ano, gusto kong i-try maging, sabihin na natin na, try natin maging, kay Sue. Si Lexi. Totoo. Alam mo, parang hindi ako na-shock kasi syempre parang sa mga ibang cast na in-interview ko, parang yun din yung gusto nilang masubukan na character talaga. Oo, kasi maganda rin talaga yung role ni Lexi. Yung, kumbaga as an actor, yung challenge ng role niya is maganda din. Syempre, ang hirap din naman maging Doc Jill. Gusto masabing Doc Jill, pero kasi Jodie Santa Maria, siya lang ang makakaportray ng Doc Jill. Baka masyado mataas expectation. Ang hirap abutin. Although, same din naman din Sue. But then, yung challenge kasi ni Lexi, parang feeling ko, gusto kong i-take yung challenge na yun. Mm-hmm. Pero ito, kay Bunny, ano ang dapat abangan ng mga viewers? Bunny, of course, yung role ni Bunny will stand beside Doc Jill all throughout till the end. So, I guess more than with Bunny, mas dapat kaabang-abangan yung buong story ng broken marriage because I'm telling you, it's really something na may matututunan. I know with every teleserye that we do, marami naman talaga matututunan sa bawat story, di ba? Pero ito yung tipo ng ang ending, ang eto pala siya. I mean, you've watched The World of the Married, di ba? At kung napanood niyo din yung sa BBC, yung sa London, na original, alam naman natin where it will all boil down sa huli. At alam niyo natin yung lesson. But this one kasi, if kung nakikita mo na sa broken marriage, meron siyang touch at hindi niya iniwan yung Filipino culture. It's all about Filipino culture. So alam kong itong story na to ay pasok na pasok sa bawat mamamayang Pilipino. Alam mo, nung natapos kong basahin yung script,
nung nakita ko yung ending, talaga sabi ko na lang, sabi ko, as in, ganun na ganun talaga. Ganun talaga. Parang, oh my gosh. Oh my gosh. Ito pala ang lesson. Oh my goodness. Ito yung something that we all don't realize. Oh my goodness. Ito pala. As in, ganun. And I'm so excited for us na sama-sama natin siyang puntahan hanggang dulo kasi sobrang importante ng bawat eksena, bawat storya at hanggang sa matapos mo to. Ang galing. Love it! Pero Jeff, dahil nga ikaw ay patuloy na napapanood from from a broken marriage vow, diba? Ano pa ang mga projects na dapat abangan sa'yo o may iba ka pa bang ginagawa ngayon? Well, I have, but hindi pa siya up for discussion. But I'm sure, and hindi naman up for discussion. I mean, it's something na hindi ko pa pwedeng i-plug or i-promote. But I have with ABS, which I'm very, very, very grateful sa kapamilya. Kasi talaga namang hindi rin nila ako pinabayaan. And they continue to trust me with roles. So thank you very much, kapamilya. And meron akong mga susunod pa na I promise you, you'll be the first person that I'll meet kapag pwede na siyang i-promote. Thank you so much! Pero Jeff, ikaw, sa mga nangyayaring ito na tuloy-tuloy ang blessing sa'yo, I wanna ask you this question. Ano ba yung dream role na gusto mong gawin? At given a chance, sino ang gusto mong leading man na makasama? Actually, for the dream role, isa talaga sa mga dream role ko, it's a fantasy character. Something with power, something with yung more on, basta, you know, about fantasy na. Ganon, fantasy, or kung hindi man fantasy, gusto ko talagang maging villain na, alam mo yung mabait ka na villain, pero you're a villain. Yung kontrabida na hindi mo totally 100% kaikinesan, pero meron ka pa rin pagmamahal sa kanya kasi alam mo kung saan siya nanggagaling. Correct, eksakto. Kuhang-kuha mo, something na ganon, na alam mo na, kaya lang siya naging ganito kasi malalim na malalim yung pain na pinagugulat. Gusto ko yung challenge na gano'n. I really want that kind of role. And sa leading man, syempre, alam naman natin na magaling lahat ng mga leading man natin sa ABS. So, sino pa ba ako para umarte? Kahit sino sa kanila, okay lang sa akin. Kasi ang gagaling talaga nila eh. We talk about Michelle Gutierrez, di ba? Kuya Zanjo Marudo. I mean, yung mga artista natin sa ABS, sa kapamilya, is magagaling talaga. So, anyone from them. True. Three kapamilya celebrities na gusto mo namang makasama sa trabaho. I mean, kahit babae. Oo, kahit sino. Siguro, ano, I would love to work with, syempre, Anne Curtis. Yun yung mga gusto mo makasama sa teleserye. And then, gusto ko rin makatrabaho si Sarah. Kasi ang hirap kasi siya rin singer siya, di ba? ang hirap. And then, of course, Catherine Bernardo. Oh! Totoo! Love it! Ayan, grabe, alam mo, sobrang kulang ang oras natin para sa ating chikahan at sa kamustahan natin. Pero I hope na magkita tayo very, very soon. And ang importante, you're busy. Ginagawa mo ang bagay na gusto mong gawin. Keep it up. I am so happy. And I am always here lang naman, nakasupport at nakikita ko naman lahat ng mga ginaganap mo din. And hindi ko makakalimutan ang mga tulong mo sa akin nung ako ay nagsisimula sa industriya. Gusto kong i-announce ng live na live, mga kapamilya, nung nag-audition pa lang po ako, isang message lang po kay Jeff Gaitan, ang sagot po niyan, go. Anong oras, saan, walang bayad. Nilibre po niya yun sa akin para lang masuportahan ako sa audition ko dati sa Sige Star sa ABS-CBN. So, thank you. Grinab ko talaga yung chance na to say thank you sa'yo because it's our first time na magchikahan ng ganito sa programa ko. Oo nga eh. You're very welcome, Zai. Of course, you deserve it. From the start pa lang, alam ko naman na you're gonna go far. You're very talented and you deserve na makilala ka nila kung sino ka and then ma-acknowledge yung talent mo talaga. I'm so proud of you, Jai. Super proud ako sa'yo. Super! Thank you, Jeff. God bless. Keep safe and invite everybody to continue watching The Broken Marriage Vow. Mga kapamilya, alam nyo na, wag na wag kayong bibitaw. Paganda na paganda ang story at sigurado ako na lahat tayo makaka-relate
sa programa na to at marami tayong lessons na mababaon. Kaya kapamilya, broken marriage vow po, alam nyo na, gabi-gabi po yan. Sama-sama po natin panoorin, tapusin hanggang dulo po. Yes, and I'm excited sa mga susunod na interviews natin dahil narinig namin meron kang mga naka-ready na mga upcoming projects. I am just one message away. Alam mo yan, nandito lang naman ako, Jess. Sabihan mo lang ako and then we'll schedule another interview for your promotions and everything. If you need anything, Jess, na kaya ko, I'm here para sa'yo. Yay! Maraming salamat! Maraming maraming salamat sa mga kapamilya din po na tumutok, nanood at nagpapadala ng mga comments nila while live na live po tayo. Thank you, kapamilya. Magkita-kita tayo every Tuesdays and Thursday dito lamang po sa facebook.com/ABS-CBN Network. And also, kapamilya, napapakinggan na rin po tayo sa Hotspot the Podcast sa Spotify at sa Apple Podcast at sa iba't iba pang mga podcast sa streaming platforms. Kasama natin ngayon, Jeff Gaitan. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho. Bye, kapamilya! Thank you!